In this lecture, you will learn about replacement analysis. First, let us know what are the instances that requires some or all our equipment to be replaced. So the first reason could be replacement due to constantly increasing maintenance cost. So halimbawa nito is meron kang equipment or instrument. Let's say Chodolite. So, 'di ba every year ang form ng maintenance niya is yung calibration. So, let's say sa first 3 years every year yung pag-calibrate sa kanya, and then the following 5 years ang naging requirement na niya is every 6 months. So, kumbaga, nag-i-increase na yung annual maintenance cost mo para dun sa equipment na yon. So, that is constantly increasing maintenance cost. So, the next one, replacement due to declining efficiency. So, dito naman, bumababa na yung efficacy niya. Diba yung efficiency natin is equivalent to output over input. So, ang magandang example nito is yung sa aircon. So, di ba yung sa aircon natin, so let's say, sa mga unang taon niya, ang efficiency niya is 90%. Pero habang tumatagal, bumababa siya. So, mga 70-60%. So, same yung input niya, pero yung output niya is pababa na ng pababa. So, dati napapalamig niya agad yung isang room, ngayon, medyo matagal na. So, yun yung declining efficiency. So, pangatlo, replacement due to inadequacy. So, ano naman yung example nito? Yung inadequacy, di ba, hindi na siya sapat. So, ibig sabihin, halimbawa naman nito is yung sa mga planta, yung mga makina sa manufacturing plant, ano. So, let's say, dati, ang requirement nila is 1,000 units per day. Pero, habang tumatagal, ang naging requirement na, ang naging demand is 2,000 units per day. So, yung dati mong equipment is hindi na enough. Ano? So, let's say, nagre-require na siya ng mas malaking equipment para makaproduce ng 2,000 units per day. So, pwedeng yun, i-consider mo yung replacement niya due to inadequacy. So, pang-apat, replacement due to obsolescence. So, dito naman, obsolete na yung ginagamit mong equipment. So, kailan naman nagiging obsolete? Ano naman yung halimbawa nito? Let's say, sa typewriter, diba? Kahit ayos pa naman yung typewriter mo, pero marami na ngayon nagsulputan ng mga iba't ibang model ng computer na mas magandang gamitin, mas, ano siya, convenient. So, pwedeng i-consider mo yung replacement niya due to obsolescence. Or the last is replacement due to combination of causes. So, ano yung combination ng causes? It's either itong 1, 2, 3, or 4. So, dito, meron daw tayong tinatawag na sunk cost due to unamortized value. So, ano ba yung ibig sabihin natin ng unamortized value? Dahil dito, di ba, sa sunk cost, alam na natin to dun sa definition natin ng different type of cost. So, sa pag-sunk cost, parang loss, di ba? Loss siya. So, dito, sunk cost due to unamortized value is the difference between the book value and the resale value of the equipment when it is replaced. Oh, that is called the unamortized value. So, di ba, dun sa mga napag-aralan nga natin last time is yung depreciation. So, nalaman nyo dun na yung different methods of depreciation, ano? So, may tinatawag dun tayo na book value. So, di ba, yung first cost ng equipment natin is nababawasan, nagde-depreciate, ano? And after
few years, so let's say after 2 years, may equivalent value na lang siya. So yun yung tinatawag nating book value. So paano nangyayari sa unamortized value? So let's say yung first cost mo is 1 million. Tapos yung halaga na lang niya after 2 years, yung book value niya is 500,000. Pero yung naging resale value niya is naging 400,000 lang nung pinabili mo after 2 years. Pero yung nasa libro or yung parang pag yung book value baga is yung nasa parang sa nasa book, nasa accounting na ledger sa record nila, ano kaya tinatawag siyang book value. Pero yung actual na naging resale value daw niya is 400,000. So yung sunk cost mo or the unamortized value is 100,000 pesos. So yun yun. So dito naman tayo, the defender and the challenger concept. So yung tinatawag nating defender is the existing asset which is being considered for replacement. So yung kinoconsider nating papalitan, ano? So while the challenger is the asset which is proposed to replace the existing asset. So para hindi kayo malito mamaya sa mga problem solving natin sa problem, yung tinatawag na defender and challenger. So, let's have an example. So, the purchase price of a certain new automobile Challenger. So, ito yung Challenger, ano? Yung bagong automobile. Being considered for use in your business is $21,000. Your firm's present automobile, so that will be our defender, ano yung present automobile. So, can be sold on the open market for $10,000. So, it kumbaga ito yung resale value niya. And then, the defender was purchased with cash 3 years ago. And its current book value, so yung nasa record nila, ang book value niya after 3 years is $12,000. To make the defender comparable in continued service to the challenger, your firm would need to make some repairs at an estimated cost of $1,500. Based on this information, what is the total capital investment in the defender using the outsider viewpoint? So, yung sinasabi na tinutukoy na naman ditong outsider viewpoint, kumbaga, third party siya, ano? So, ang nangyayari dito, so, ang viewpoint niya is yung pang third party nga, kumbaga, outside nung sa company, ano? Parang, ano ba yung i-consider ko? Diba kapag hindi ko siya pinalitan yung defender, yung present automobile na to, hindi ako makakakuha ng $10,000 na resale value. So, at the same time, gagastos pa ako ng repair na $1,500 para naman daw ito makompensate yung ano, para maging ano siya, maging kasing efficient pa siya nung challenger. So, kailangan siyang i-repair at $1,500. So, using an outsider viewpoint, so yung total capital investment nung defender is $10,000 plus $1,500. So, kumbaga kasi si $10,000 is the opportunity cost. So, ito yung nawalang cash inflow dahil i-retain mo si defender. So, kung hindi i-retain mo siya, wala yung kikitain mo sa pagpabili sa kanya ng 10,000. So, the total capital investment in the defender is $11,500. So, kung i-compare mo naman ito dun sa challenger, diba $21,000 yung capital investment niya.
So, letter B, what is the unamortized value of the defender? So, dito naman, kukunin na lang, di ba, ang unamortized value is yung difference nung book value minus the market value. So, si book value, ito yung inestimate mo na depreciated amount nung equipment mo. Pero, in actual, na ipa, ito yung market value niya, yung presyo niya nung pinagbili mo siya. So, the resale value. So, aling value ba yung gagamitin natin dito? So, nabanggit dito, book value 12,000 and yung resale price niya is 10,000. So, meron kang $2,000 na unamortized value or yung sunk cost. Ano? So, ganun lang yung pag-identify nung unamortized value. So, another example, a company purchased a numerically controlled machine for a manufacturing process 3 years ago. It is expected to be used for 3 more years with annual operating costs of $4,500. So, andito na siya sa table. Ano, ito yung defender. So, ayan yung ano pa niya. Ito yung syempre wala na siyang first cost kasi existing na, wala at kinoconsider din na zero salvage value. And yung life niya is 3 years na lang. So, yung annual operating cost is $4,500. So, however, due to rapid technological improvement of such machines, better machines are now available. So, meron tayo ditong dalawang data for two possible replacements. So, meron tayong machine A and machine B. So, if the invested capital must earn 16%, so ito yung kukonsider nating interest rate, determine which machine is more economical. Ano? So, isa-isa natin yan ikukumpara. So, dito, iko-compare natin si Defender versus kay Machine A. Ano? So, yung annual cost nung Defender is 10,000 times the A over P ito yung factor, di ba? Given yung present worth niya, and then iko-convert natin yung annuity niya. Ano? Since ang kinukuha natin is yung annual cost. Ano? So, bakit nagkaroon dito ng 10,000? Eh, yung data naman ni Defender is ito lang. Wala namang nag-i-exist na 10,000. So, kung mababasa nyo dito sa last row, meron tayong tinatawag na trade-in value of the defender. So, kung ire-replace mo siya with machine A, may trade-in value siya na 10,000. So, kumbaga, kung ire-retain mo si defender, edi ito yung mawawalang, ito yung magiging opportunity cost mo. Kaya, naging annual cost siya. Ano? So, sa loob ng 3 years, kukunin mo yung annuity niya. Ano? So, given yung present value niya. So, ayan, we have, tas ipa-plus mo lang dun sa annual operating cost. So, bakit dito, bakit present value, tas kukunin yung annuity. So, dahil, di ba, kung iti-trade-in mo siya ngayon, yung analysis, ano kaya present worth yun, yung 10,000. So, ayan, alam nyo naman na yan yung kung paano yan i-compute. So, i-plus na lang natin yung annual operating cost. So, the total annual cost of Defender is $8,953. So, pagdating naman dun sa annual cost ni Machine A, so, meron siyang first cost na $32,000. So, since present value din yun, kukunin mo lang yung annuity niya. So, same interest rate, pero yung period niya is 10 years. So, ima-minus natin $6,000. Bakit minus to? Since cash inflow to. Ano? Kasi ito yung salvage value niya after 10 years. So, siya naman ay future value since
yung 6,000 mo is makukuha mo lang after 10 years. So, considered as future worth yun. Ano? So, kukunin mo din yung annuity niya. Ayan. So, 16% sa loob ng 10 years. So, plus the annual operating cost na 3,200. So, yung pinaka-total niya is $9,539. So, dito, mas mataas yung annual cost ni Machine A kesa dun sa Defender. So, ang decision mo dito is, syempre, yung mas mababa na cost. So, ang decision mo dito, comparing Defender with Machine A, i-retain mo si Defender. Ano, hindi mo siya papalitan. So, let's try naman to compare the Defender with Machine B. So, makikita natin dito, nagbago pa rin yung value ng annual cost ng Defender since yung trade-in value niya with Machine B is tumaas. That is 12,000. So, nagbago ngayon yung annual cost ng Defender pero dati lang yung annual operating cost niya. So, naging siyang 9,843. So, compared naman natin sa annual cost ni Machine B. So, again, ito yung first cost. Kukunin mo lang yung annuity niya. So, given yung present. So, minus dun sa salvage value, future worth na 9,000. So, kukunin mo si annuity at 16% for 15 years. And then, plus the annual operating cost. So, kung i-compare natin ulit yung dalawa, mas mataas again si Challenger B. So, ngayon, ang decision pa rin is i-retain natin si Defender. So, ganun lang yung conduct nung replacement analysis. So, i-compare mo lang kung marireduce ba yung cost niya or hindi. So, pwede ding present worth yung comparison. Ano? Pwedeng present worth or annual annual worth. So, proceed tayo dun sa break-even analysis. So, dito, napahapyawan na natin to sa prelim. Ano? Nagkaroon na tayo dun ng break-even analysis. So, dito, may konting additional lang or modification. So, dito, based on certain assumptions, the relation among income, costs, and profit may be expressed mathematically. These assumptions are, all units are sold at a constant price per unit. So, dito, yung per unit, constant yung price. Ibig sabihin, hindi dito yung sinasabing buy one, take one, ano, presyo ng isa, pwedeng kunin mo na yung dalawa. So, hindi ganun. Constant yung price niya per unit, per peraso. So, number two, there is no income other than that from operations. So, walang ibang pinaggagalingan nung income. So, number three, the variable costs are directly proportional to production rate from 0 to 100% capacity. So, alam naman natin, di ba, sa yung variable cost, nakadepende siya dun sa raw materials, ganyan. Kaya, directly proportional siya dun sa production rate. So, the greater, the more na nagpo-produce ka ng, the more number of units, the more then yung variable cost mo. So, on the other hand, yung fixed cost naman natin is a constant, ano, constant regardless of the number of units produced. So, meron tayo ditong fixed cost na kinoconsider. So, kung i-express natin siya mathematically, so we have the gross profit. So, yung kabuuang kita is the number of units produced annually. So, take note, naka-annual tayo. Ano? Annual gross profit. So, ito yung number of units produced annually times the net sales per price per unit. So, ima-minus natin ngayon yung cost. Ano? Yung cash outflow. So, that is the N times the variable cost per unit. Siyempre, ito nga, nakadepende siya dun sa number of units, yung variable cost natin, plus the annual fixed cost. So, let's say, di ba, yung nabanggit ko dati na
'Di ba may fixed cost tayo na pwedeng yung sa equipment, maintenance, and then sa electric, and then sa labor, parang ganun. So, all in all, ito yung gross profit mo. Ay, parang net profit na siya kasi minainusan na siya nung expenses, ano, cash outflow. So, net profit na pala to. So, ngayon, yun pala ang kinoconsider. Kinoconsider pa rin niyang net profit yun. Since ang term na net profit sa kanya is binawasan na siya ng tax. Ano, yung gross profit mo is babawasan ng tax. Kaya tinatawag na siyang net profit. So, since ito pala, gross profit na, hindi man pala gross income. Pag gross income, ito lang. Pero pag sinabi mong gross profit, yung income mo, babawasan mo ng expenses. Gross profit na siya. And then pagdating kay net profit, binawasan si gross profit nung tax. Ano? So may tax ito. Let's say, decimal. Ano? Yung percentage ng tax. So yan yun. Ito naman, so paano natin kukunin yung break-even point? So, syempre, dun sa GP natin, isi-zero lang natin siya, ano? So, therefore, yung break-even point is N is equal to F over S minus V. So, same notation to, yung N is the number of units, yung F is the fixed cost, net price, and then variable cost per unit. So, ngayon, ano ba yung matatawag nating average unit cost? So, pag sinabing average unit cost, di ba ito yung total, parang total na nagastos mo para makaproduce nung total number of units na ito. So, ngayon, i-divide mo lang siya, in-average lang, ano? So, the average cost per unit is NV plus F divided by N. So, makikita natin yan dito, di ba? Ito yung total expenses mo. Ano? Tapos, ilan yung nabuo na produce mong unit N. So, yung total expenses divided by the number of units is the average cost per unit. Ano? Or the average unit cost. Ayan. So, proceed tayo dun sa modified naman. So, bakit nagkakaroon dito ng modification? Usually daw, a plant operates its maximum efficiency or at minimum cost when production is at 100% efficiency. So, may inaano tayo na maximum efficiency or minimum cost. So, halimbawa, sa isang taon, ang maximum efficiency niya, sinasabi nila, ang target nila, kaya nilang mag-produce ng 5,000 units per year. Yun yung maximum efficiency nila. Ano? However, the total profit may be greater if the plant can operate above 100% capacity. So, tama nga naman, di ba? Kasi kung mas in-increase mo pa yung number of units na i-produce mo per year, pwedeng mas madagdagan yung profit mo. Since profit is cumulative. So, even though the profit per unit produced is less, thus, if N prime is the number of units produced above 100% capacity and V prime is the variable cost per unit of production in excess of 100% capacity. Therefore, ito na yung formula natin for gross profit. Ano? So, bakit iba na yung presyo niya? Nagbabago yung variable cost natin per unit in excess of the 100% capacity. So, kasi minsan, let's say, yung isang, halimbawa, kung may ginagawa kang isang unit. So, ang isang unit mo, let's say, ito yung material mo. Ito, kasya na siya sa,
kasya na siyang paghati-hatian for 16 units para makagawa ng 16 units. Pero gusto mong pasobrahan, gumawa ka ngayon ng 20 units. So, parang may karagdagan kang ganito kadaming ano. So, parang nabago na yung variable mo, variable cost mo per unit. So, kaya yung karagdagan na number of units above the 100% capacity, iba na rin yung variable cost niya per unit. Ano, so, nadagdagan lang tayo dito. So, dito, madadagdagan natin yung income. So, yung dating total number of units produced, nadagdagan na din. So, ita times lang natin siya dun sa price. So, ito naman, madadagdagan din yung expenses natin. So, yung expenses, the number of units produced times the variable cost nung panibagong units, ano, in excess of 100% capacity. So, ito na yun. So, the average unit cost, nadagdagan lang din ito, o dinadagdagan lang din ito. So, another modification, pwede rin daw naman na a manufacturer will sell a portion of his production at a certain sales price, S, and the remaining production at a lower price, S prime, because the demand at the price, S, is not sufficient to take all the production. This practice is called dumping. In many cases, the excess production is exported to other countries. So, halimbawa naman daw, nage-export. Ano? Nage-export ng... So, iba naman yung, ano mo eh, yung presyo mo kung ibebenta mo lang siya locally and or i-export. Siyempre, may karagdagang cost na yung pag yung shipment nun. So, kaya, pwede mo din i-modify din yung magiging gross profit mo. So, denoted siya as N double prime. So, unit sold at price S prime. So, ang may modification dito, si unit price at si number of units. So, ito siya, ito. Pero dito sa variable cost, hindi nagbago. Ano? Eh, yung kay end lang. So, again, the average unit cost, ito na. So, proceed tayo sa example. A telephone switchboard cable can be made up of either enameled wire or tinned wire. So, may dalawa tayong alternative. Pwedeng enamel or tin. So, there are 400 soldered connections. So, dun sa switchboard, may 400 connection, soldered connection. The cost of soldering a connection on the enameled wire will be $16.5. So, ito yung cost per connection sa enamel wired. So, pag tin wired, it will be $11.5. So, mas mura si tin wire, ano, sa pag-solder. Pero, anong sunod na statement? Yung cable na enamel wire is $56 lang. Pero, yung tin wired is $85. So, mas mura nga yung pag-solder ng connection using tin wire. Pero, mahal naman yung mismong tin wire. So, dito kay enamel, mahal yung pag-solder. Pero, mura naman yung mismong enameled wire. So, the problem is, calculate the length of cable used so that the cost of each installation will be the same. So, gaano daw kahaba yung cable? Para kung gagamit ka ng enamel or ng tin, same lang yung price. So, ang mangyayari, edi, kunin lang natin yung cost, ipag-equal lang natin yung cost nila at certain length. So, let's say, ito yung L is the total length of the cable. So, let's say, si ano to, yung 400 soldered connection, it times natin by the price for enameled wire per soldered connection na $16.50.
dollars, so 1650 per connection, so ita times natin siya sa total number of connection na 400 plus yung presyo niya 56,000, 56 dollars lang to, may decimal point to dito, so times the length, ano, so equal naman dun sa 400 connections times 11.5 dollars per connection kay thin wire, so plus the length times the price per unit length na $85 for the thin wire. So kapag daw yung cable natin is 69 meters, same lang yung magiging cost kahit aling material yung gamitin mo. So yun yung break even point nila. So, the next example, a company has a production capacity of 200 units per month and its fixed costs are $20,000 a month. The variable cost per unit is $300. So, sa isang month, meron ka daw 200 units. Ano? So, yung fixed cost mo sa isang buwan is $20,000. And then, yung variable cost per unit is $300. And each unit can be sold. So, ito naman yung price, $450. So, economy measures are instituted to reduce the fixed costs by 10% and the variable costs by 20%. So, determine the old and the new break-even point. So, ito yung initial condition, meaning yung hindi pa niya nire-reduce yung fixed cost and variable cost. So, ito siya. May fixed cost ka na 20,000. So, since makikita natin dito, every month yung basis niya, ano? So, ang i-consider natin is yung production every month. So, yan. May fixed cost tayo na 20,000. And then, plus yung 300 per unit. So, ito times natin siya dun sa total number of units. So, dito sa 20,000, dapat wala na pala itong N. So, dito, wala na yung N, ano, 20,000 plus 300X equals 450X pag sinipsol. We have 133.33 or 16.67% of the capacity. Ano? So, paano nakuha yung 16.67%? So, typo ulit ito. Dapat ito ay 66.67% of capacity. That is, yung 133 natin, i-divide natin dun sa total capacity niya every month na 200. Kaya 66.67% dapat yan. So, for the modified or reduced condition. So, nireduce niya dahil in-applyan na daw niya ng economy measure. So, na-found out nila na siguro mas kikita kapag nireduce yung fixed cost, tsaka yung variable cost. Ano, may nagkaroon na sila ng modification dun sa mga equipment na ginamit sa raw materials. Kaya, na-reduce na nila yung fixed and variable cost. So, ito na yung modified or reduced condition. So, na pababa nila by 90% yung first cost. So, wala ulit itong N plus yung 80% na lang nung original na variable cost. So, equal ulit dun sa unit price na 450. So, ito naman yung bagong break-even point. So, dito, pag i-compare natin, dito 66.67%. So, mas ano, sa bago pa man lang mga lahati yung production nila, nabawi na agad nila yung tubo nila. Compared dito, ang goal nila, maka more than half nung full capacity nila ang maproduce bago sila magkaroon ng kita. So, mas effective yung, syempre, yung ginamitan na ng economy measures. So, that
would be all for this lecture. Thank you for listening.